Sa ating lahat. At nasa oras po tayo upang simulan ang ating afternoon service. Simulan po natin sa pag-awitan. Let's sing Sweet By and By. When that is fairer than me, and by faith we can see it afar. Let's sing three verses po. First stanza na, ready? There's a land that is fairer. Next song po, let's sing, we'll understand it better by and by. It's not gonna be and then we'll
tayo po ay mananalangin. Maraming salamat po muli sa Panginoon sa hapon pong ito na binigyan tayo ng time para makapanambahan. Maraming Panginoon, maraming pong salamat sa inyong biyaya. Maraming salamat sa oportunidad, again, pribilehiyo na kami po ay nakakapanambahan. Pagpalain niyo po ang aming pong serbisyo at ipinapanalangin po namin ang mga programa, Panginoon. Maraming pong salamat muli sa, again, another privilege that we have this kind of services, though we know for a fact that we are facing some difficulties with regards to our church activity, but Lord, still, alam po namin na kayo po yung nakakaalam, kayo po yung mabiyayang Panginoon, that everything is under your control, everything is in your hand, Lord. Ang gagawin po namin ay sumunod at magpasakop kung anuman po yung mga nangyayari sa amin, sapagkat ito po ay inyong kalooban. And Lord, panalangin po namin ang servisyo, kayo po yung maitataas, ang mga testimonies, ang preaching, ang program, special numbers, and mga kakanta, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng bukas na puso, Panginoon, na hindi po nila ito gagawin, hindi po namin ito gagawin para sa aming pong mga sarili, hindi po sa aming mga kayabangan, Panginoon, kung hindi itataas namin yung inyong pangalan, kaya namin gagawin ang mga bagay na ito. Pagpalaan niyo po yung aming pong internet, yung nag-ooperate ng aming pong audios and videos, malaki po yung task nila dito sa live streaming namin. Pagpalain niyo po sila, yung mga provider, Panginoon, at sa aming pong church especially, yung mga magbo-broadcast ng live stream. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang Diablo ay makahadlang sa aming pong pananambahan. Hindi po namin nahayaan, Panginoon, na itigil, Panginoon, na aming pong ginagawa dahil lang po mayroong mga ganitong circumstances. Pagpalain niyo po yung buhay ng bawat isa, Freedom Bible Baptist Church. Mga makikinig, Panginoon, buksan niyo po ang inyong mga puso sa salita na inyong mapapakinggan, and kung ano man po yung iniquities in our sins na unconfessed, i-listen niyo po ng inyong banal na dugo upang kayo po yung makita at hindi po ang inyong pong mga sarili. Pagpalain niyo po yung inyong pong buhay, and kayo po yung magiging guide namin sa aming pong issues of life, Panginoon. Pagpalain pong lahat, sa pangalan ni Jesus, Amen. Let's sing another song po. Let's sing Heaven Came Down.
Okay po, magre-recite naman po tayo ng treasure path, assignment number 8. Ulitin po natin yun ng tatlong beses. Assignment number 8, divine inspiration evident in that the scriptures correct those who are trapped in error. Ulitin po natin, assignment number 8, ready, read. Assignment number 8, divine inspiration evident in that the scriptures correct those who are trapped in error. The error of being saved by living a righteous life. Matthew 5:20. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Luke 16:15. And he said unto them, ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Galatians 3:10. For as many as of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Ephesians 2:8. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Ephesians 2:9. Not of works, lest any man should boast. Okay po, ulitin po natin. Dalawang beses po. Assignment number 8, ready, read. Assignment number 8, divine inspiration evident in that the scriptures correct those who are trapped in error. The error of being saved by living a righteous life. Matthew 5:20. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Luke 16:15. And he said unto them, ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Galatians 3:10. For as many as are the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Ephesians 2:8. For by grace ye are saved through faith, and that of not yourselves, it is the gift of God. Ephesians 2:9. Not of works, lest any man should boast. Okay po, last assignment number 8. Divine inspiration evident in that the scriptures correct those who are trapped in error. The error of being saved by living a righteous life. Matthew 5:20. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Luke 16:15. And he said unto them, ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts, for that which is highly esteemed among men is abomination into the sight of God. Galatians 3:10. For as many are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written into the book of the law to do them. Ephesians 2:8. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ephesians 2:9. Not of works, lest ye any man should boast. Okay po, balik na po tayo dun sa mission and vision statement. Mission: introducing people to Christ, helping them grow, and ultimately reproducing the process in others until His eventual return. Vision: to see every member of the church as a soul winner, then a discipler, and eventually produce the process in others also. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Totoo po na marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. And yung madalas po natin naririnig pagka may nagtitestimony is salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon, which is totoo naman na ayun talaga yung greatest gift na nagmula po sa Panginoon. And nagpapasalamat po ako kasi napakabuti ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Even sa panahon ngayon, no, maraming tao yung parang hindi makapagpasalamat. Kasi may pandemic, maraming nagkakasakit, maraming namamatay, maraming nahihirapan, walang trabaho, walang makain. Pero naniniwala ako lagi dun sa sinasabi na God is always in control and He has always the purpose dun sa mga nangyayari sa buhay natin, sa mga nangyayari sa paligid natin. And ang testimony ko po ngayon is yung nag-start yung pandemic, saka yung ngayon, yung mga highlight ng buhay ko.
Yan, last year, so ang nangyari po nun is lumipat kami ng bahay. Hindi ganun kabilis. So, alam niyo naman, pagka naglilipat, ang daming mga ano. Pero salamat sa Panginoon dahil naging maayos na rin yung lahat. And sunod po nun is last year din ay dumating yung isa sa greatest blessing din. No? Sa, even though sabi ko na unexpected na no, blessing na nagmula sa Panginoon, yung baby po namin, sobrang akong nagpapasalamat kasi iba yung pakiramdam na binigyan ka ulit ng Panginoon ng panibagong anak. And yon, then December din last year ay na-hospital po yung mama ko na yun, medyo laki ng gastos. So hanggang ngayon hindi pa rin siya masyado nakaka-recover, pero patuloy po namin siyang pinapanalangin. And alam po namin na kasama po, alam po namin na kasama po namin kayo sa pananalangin po para sa kanya na maging normal ulit yung paglalakad, yung kanyang katawan, and mga pangangailangan din po niya. Then yun po, dumating yung 2021, second wedding anniversary po namin, ay na-operahan po yung asawa ko, no, may sakit siya. So for 1 week andun po siya sa hospital. So anniversary namin, inooperahan siya. Yun. Then after po noon, April, nanganak naman po ako. Sa ano eh, nung time na mga nganak po ako is ano siya, biglang parang nag GCQ ata tayo nung week na yon, nalalabas yung baby namin. And ayun, salamat sa Panginoon nakaraos. Syempre lahat naman ng nanganganak ano, napakasakit, napakahirap, pero yung strength ay nagmumula po talaga lagi sa Panginoon. And praise God po para doon. Then nito lang pong June, yung nagka-COVID naman po si Paul. Iniisip ko parang kung iisipin ko po, every 2 months parang may mga nangyayaring ano, may nangyayaring kakaiba ganon. Pero salamat sa Panginoon kasi alam ko sa bawat nangyayaring yon may tinuturo siya sa akin, sa amin, sa aming mag-asawa, sa aming pamilya. And yon, ang daming nangyari, no? But the good thing is that yung faith ko sa Panginoon hindi nagkulang, hindi nawala, bagkos ayun pa yung mga naging dahilan para mas maging matatag. Pinaka ano ko doon, pinaka iniyakan ko doon sa mga pangyayaring hindi nung na-operahan po si Paul. Ewan ko, buntis ako noon, tapos si Isha niya tayong kasama ko dito sa bahay. Palihim akong umiiyak. Kasi parang ewan, parang alam mo yun, pag yung mahal mo sa buhay yung hindi mo alam kung gigising pa ba siya after nung na-operahan, gano'n, kasi ang tagal. Pero parang mas natakot pa ako dun kaysa nung nanganak ako. Pero salamat sa Panginoon dahil still, buhay pa din po yung asawa ko. And sana po mas bigyan pa siya ng Panginoon ng health and strength din. Kasi sa dami niya ng daming ginagawa din. Ayun po, and ano pa ba? Totoo po na sa bawat paglakad natin sa buhay, naandyan ang Panginoon. Sabi nga dun po sa, teka lang po, Psalm 16 verse 8, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I shall not be moved. So, totoo po yun na ang Panginoon nandun na. So, sa race na tinatahak natin, naghihintay na yung Panginoon dun sa finish line. But of course, andyan siya along the way na naglalakad tayo, tumatakbo tayo, andyan ang Panginoon. Pag nadadapa tayo, i-lift up niya tayo. Pagka nalulungkot, i-cheer up. Kasi yun yung, ano eh, ayun yung kabutihan talaga ng Panginoon. And ayun, gusto ko rin pong magpasalamat dahil sa kabila ng mga nangyayari. Blessing po sa akin na naging part din po ako ng Sunday School, which is Saturday School online class po ngayon. Salamat sa Panginoon kasi iba yung nabibigay sa akin ng pag nagtuturo. Kahit minsan pagka nagtuturo po kami sa Hosea class, no, biglang maiiyak, biglang may mangungulit, yon.
Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung Sunday school, siya yung nag-push sa akin na kumuha ng education course. Dapat po kasi ang pinapakuha sa akin ng mga nagpapaaral sa akin is nursing. Kasi after ng nursing, kukunin nila ako sa Canada, gano'n. Yun yung plano nila. Pero nung mag-graduate na po ako ng fourth year, since nagtuturo-turo na ako ng mga bata noon, so nabasa ko dun sa isang lesson, hindi ko alam kung nabasa ko ba or anong lesson yun, nabasa ko dun sa isang lesson na napakalaga maging teacher. Kasi kung walang teacher, walang lawyer, walang police, walang doktor, mga ganun. Yung bagang matataas, yung bagang yung sa tingin ng tao is mataas na profession, parang wala yung mga yun kung walang magtuturo. Kaya yun. Kaya ayun yung naging inspiration ko. Ko rin siguro, kaya kumuha po ako ng education. And salamat po kay Ma Mercy na, ayun, for allowing me to be part of Sunday School staff, and also kay Pastor Apple po. And also sa pagiging party ng choir, salamat sa Panginoon. Ayun po, kaya lang po, pagka-actual, nitong nag-actual, hindi po ako nakaka-attend kasi, yun, may baby. And, pero ayun po, ngayon, pag po naman virtual, salamat sa Panginoon kasi nakakasali po ako. And also, lastly, pinapasalamat ko po sa Panginoon yung everyday na strength na pinagkakaloob niya bilang nanay ng isang toddler na makulit at makalat, at saka 4 months baby na medyo iyakin. Salamat sa Panginoon. Minsan hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lakas ko, kung bakit na, kasi ngayon wala po kaming kasama sa bahay. Syempre, kami pa rin mag-asawa yung sa mga gawaing bahay. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi, hindi ako masyado nakakasakit. Thank you sa Panginoon doon. Even minsan, masakit ang ulo, migraine, ganun. Maraming salamat sa Lord kasi siya talaga. Minsan, natutuwa na lang ako, nakaraos ang araw na to, ganun. So, sa health and sa strength ay pinagkakaloob niya. And also po, yung pag-a-apply ko po sa public school, tinake ko na itong privilege na to kasi meron po kaming help galing sa DOLE as OFW teacher. Kasi kung hindi ko po itatake to ngayon, yung opportunity na to, dadaan po ako sa regular ranking, and ayun pa ang dami pang gagawin kung hindi ko po kukunin yung opportunity na to. Kaya salamat sa Panginoon kasi lahat po nung pag-aayos ko ng documents, pag lumalabas ako ng bahay, siguro mga 2 hours lang, then may nakukuha kong makuha kong papel, ganun, may natatapos. And salamat sa Panginoon sa protection na ipinagkakaloob niya. And okay na po yun lahat. For deployment na po ako sa pasukan next month. Kaya praise God po sa mga bagay na yon. And yun po, patuloy lang po tayong magpanalanginan sa isa't isa. Kasi wala namang tayong sandata ngayon talaga, kundi yung panalangin. And sana po ay maging blessing ako kung saan school man ako dalhin ng Panginoon. Ayun, and patuloy po tayong manampalataya sa Panginoon. At sama-sama po natin lakarin yung lakadin na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Yun po, and to God be the glory po. Salamat po. Shame. I call upon His name.
Your
Eyes see through my
Magandang hapon po sa ating lahat. Yan, at ako po ay inaatasan ng aming leader sa team Philip po mag-preach ngayong hapon ng salita ng Panginoon. Yan. Sobrang nakakaba po pala, no? Kahit walang ano. Okay po, our lesson for this afternoon po ay napakaganda. And I'm really blessed din po sa lesson natin ngayong hapon. In line pa rin po sa ating theme this month, fulfilling faithfully what God has appointed. Yan. Patuloy tayong maging tapat sa Panginoon upang ma-fulfill natin o magampanan natin ang ibinigay sa ating task ng Panginoon. So, ito po ang ating lesson for this afternoon. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Genesis 7 verse 5. Yan, familiar din po ito sa mga teachers kasi ito po yung lesson natin kahapon po. Okay po, basahin po natin ang Genesis chapter 7 verse 5 nang sabay-sabay po, isang verse lang. Saka po natin pag-aralan mamaya yung ibang verses. Okay po, sabay-sabay po, typing to mo yung lahat. Genesis chapter 7 verse 5, it says, "And Noah did according unto all the Lord commanded him." Okay po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa katapatan. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa malasakit, Panginoon. Napatuloy po kaming may lakas, may buhay, Panginoon. All the glory belongs to you, O Lord. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan, anumang karumihan, hindi pagtatapat, at mga karumihan sa puso't isipan po namin ay hinihingi po namin sa inyo at naway maging malinis po kami sa inyong harapan, lalo na po sa aming pag-aaralan po ngayong hapon. Bigyan niyo po kami ng wisdom, joy upon we learn, Panginoon, sa inyong salita. Kayo pong manguna po sa amin. Itago niyo po, Panginoon, ang inyong tagapagsalita sa inyong likuran at kayo pong siyang manguna at patuloy ang banal na espiritu ang siyang kumilos po sa amin upang maunawaan at maisa puso, Panginoon, ang inyong salita. Kayo pong siyang magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at patuloy na maging masunurin sa inyong mga salita at mga alituntunin, Panginoon, to fulfill, Panginoon, ang iyong appointment, Panginoon, na itinalaga niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po despite, Panginoon, sa mga nangyayari pa rin po sa amin, na may pandemya pa rin, ay patuloy po kayong naging tapat po, Panginoon, sa amin. And you requires us to be faithful also, Panginoon, lalo na sa paglilingkod po namin sa inyo. All the glory belongs to you, O Lord. In Jesus' name, amen. So, maaari na po tayong makaupo. So, muli po, ito po yung lesson natin about po kay Noah. Titingnan po natin sa Genesis, ayan, yung sa story ni Noah. Kung paano ba sumunod si Noah sa commandments o sa ipinag-uutos ng Panginoon sa kanya. Kung paano si Noah nag-respond sa panawagan ng Panginoon or paano si Noah nag-respond sa mga instruction ng Panginoon na ibinigay sa kanya. Di ba po? Ayun pong ating pag-aaralan ngayon. In line pa rin po ta sa ating theme. Ayan. Sa introduction po muna, ayan, according po sa Merriam-Webster Dictionary, ayan, ang pag-usapan po natin ay about sa obedience, ayan. Isang way na maipakita natin na tayo ay maging tapat sa Panginoon, lalo na sa paglilingkod sa Kanya, ay pagiging masunurin. Yun yung isang paraan upang ma-fulfill natin yung appointment ng Panginoon na itinalaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi natin ma-fulfill yung pinapagawa sa atin ng Panginoon if we don't obey Him. So, ayan pong pag-uusapan natin about obedience po. Ayan. At titingnan natin yung obedience ni Noah na pinakita niya kung paano siya nag-obey sa mga instruction ng Panginoon. So, as an introduction po, ayan. Define po muna natin what is obedience. Ayan. Obedience po, ayan, sabi po ng Merriam-Webster Dictionary, is act or instance of obeying
the quality or state of being obedience. Ayan. Ang pagiging isang obedient daw po. Yan po yung sinasabi ng obedience. So ano po bang ibig sabihin ng obedient? Willing to do what someone tells you to do or to follow a law or rule. Ayan. So ang pagiging obedient o sa Tagalog ay masunurin. Ayan. Kailangan may action kang gagawin. Ayan. Sa pinag-uutos sa'yo, kailangan mong gawin. Ayan. O kailangan mong sumunod sa law or instruction. Di ba po? Kaya po sa atin ngayon, marami pong isa po sa dahilan bakit maraming nagkakasala o nagkakasala ang tao dahil hindi natin nasusunod ang Panginoon sa kanyang mga instruction na ibinigay sa atin. Ayan. We tend to disobey God. Ayan. Sinusunod natin ang ating sarili mismo na which is ang Panginoon ay nagbigay ng inang instruction sa atin. Kailangan na lang natin ay sumunod. Pero si Noah, titingnan natin kung paano sumunod si Noah. Napakaganda po nang ipinakita or na demonstrate ni Noah ng pagiging obedient niya. So, next slide po. So, ayun nga po, meaning ng obedience, willing to do what someone tells you. Yan, kailangan natin, may puso tayo na sundin natin o gawin natin mismo ang pinag-uutos ng sinuman, lalo tigit ng Panginoon. Ayan. Ayan po, sabi po dito sa Deuteronomy 11:26-28, tingnan natin yung napaka madali, napaka simple na ano po, na prinsipyo or principle about obedience. Napaka daling intindihin po about sa ang principle ng pagiging obedient. So ano po ba ang pagiging obedient? Ayan. Sabi po dito sa Deuteronomy 11:26-28, "Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord, your God, which I commanded you this day, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord, your God, but turn aside out of the way, which I command you this day, to go after other gods which you have not known." So ito pong ibinigay sa mga Israelites. And it's also applicable po sa ating lahat. Ayan. So, napakadali lang po yung unawain yung prinsipyo o yung principle po ng pagiging obedient o pagiging isang masunurin. Di ba? Madali lang, sabi po ng Deuteronomy 11:26-28, "Obey the commandments of the Lord, your God, which I commanded you this day, a blessing." May blessing po ang pagsunod sa Panginoon, di ba? And on the other hand, ang sabi po dito, disobedience naman sa verse 28, if you will not obey the commandments of the Lord your God, kung magiging disobedient naman tayo, anong sasabihin? A curse naman ang makukuha natin. So napakadali pong unawain yung prinsipyo po ng obedient. Obey and you will be blessed by the Lord. And disobey and you will cursed by the Lord. So ayun lamang po, sumunod ka sa Panginoon upang nang sa gayon, kung sumunod ka sa Panginoon, may blessing ka, pagpapalain ka ng Panginoon. On the other hand, mag-disobey ka and you will be punished or cursed by God. Di ba po? So napakadali lang. At most of the time, tayo ay nagiging disobedient sa Panginoon. Meron na o complete na yung Bible, yung instruction ng Panginoon sa atin. All we have to do is to follow and do all the commandments and instruction of God written in the Bible. But sometimes, kasi ang pagsunod po, ang obedience po kasi, it's a choice. Yan, tandaan po natin, ang obedience po ay choice po natin. Ayan. May instruction na yung Panginoon, ready na yung instruction ng Panginoon, uunawain na lang natin at babasahin. And it's up to us kung susundin natin or hindi. Kaya yung obedience is a choice po. It's your choice, it's my choice, if we will obey the Lord or not, di ba? Sabi nga po sa principle po ng obedience, mag-follow ka sa Panginoon and the Lord will bless you. If not, if you will disobey the Lord, then you will be cursed. Yan, napakadaling unawain po. So, next slide po. We ought to obey God. Ayan. Kailangan, ang Panginoon ay nire-require tayo na sundin natin siya.
Ayan, ang sabi po dito sa John 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments," sabi ng Panginoon. Kung mahal mo yung Panginoon, kung minamahal mo yung Panginoon, keep His commandments. Sundin mo yung commandments ng Panginoon. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Sundin natin. Ito na yung Bible. Diba? Kung mahal mo yung Panginoon. Ayan. At kung tinanggap mo na yung Panginoon, then we are ought to obey God. Ayan. God requires us to obey Him. Ayan. And then po, sabi po sa Luke 6 verse 46, "And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say?" Diba? Sinasabi mo, Lord, Lord, tumatawag ka sa Panginoon, pero hindi mo sinusunod yung kanyang mga sinasabi. So, bakit ka pa tumatawag na, or bakit ka pang tumatawag sa pangalan ng Panginoon kung hindi mo naman susundin ang sinasabi ng Panginoon? Diba? Kung susundin mo rin naman pala yung sarili mo, kung di-disobey mo naman pala yung Panginoon, huwag ka na lang tumawag sa Panginoon. E di ba, no, the moment that we accepted the Lord, Jesus Christ, as our Lord and personal Savior, di ba? Panginoon at tagapagligtas. Di ba? Panginoon natin ang Panginoong Jesus. So, we ought to obey all His instructions, lahat ng commandments niya. Ayan. At sa kaligtasan naman po, ayan, ang obedience po ay pumapangalawa lang din. Ayan. Kasi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, "For by grace ye are saved." Ayan. Sa pamamagitan ng sa biyaya lamang ng Panginoon tayo ay naligtas sa kanyang pag-ibig. And it's the gift of God, na lest anyone should boast. Ayan. Nung tinanggap mo yung Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, ayan, naunawaan mo yung pag-ibig at ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, pinatawad niya tayo. And then, ito na yung obedience, ang susunod. We will follow. It will follow after we accept the Lord Jesus as Lord and Savior. Diba? Parang gratitude natin sa sobrang nagpapasalamat ka sa ginawa sa iyo ng Panginoon, sa pag-ibig at sa kapatawaran na ibinigay niya sa atin. Ngayon, ayun, nagmo-motivate. Yung pag-ibig na yon na tinanggap natin sa Panginoon, yung biyaya niya, ayan. At bilang pagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon, ayan, kaya tayo nagiging obedient sa Panginoon. Ayan. Dahil sa sobrang pagpapasalamat natin sa Panginoon, ayan yung nagmo-motivate sa atin upang sundin lahat ng pag-uutos ng Panginoon, di ba? At tandaan po natin, obedience is a choice, ayan. Kung niligtas ka ng Panginoon, it's your choice to follow Him all of your life, di ba? Or gusto mo na lang, diyan ka na lang, huwag mong sundin yung sinasabi ng Panginoon. Pero, di ba po, dapat maging magpasalamat tayo sa Panginoon as para ipakita natin yung pagmamahal din natin sa Panginoon at sa kabutihan na pinagkaloob niya sa atin, then, i-obey natin ang Panginoon. So, ayan po. Next slide po. We ought to obey God. Hebrews 13 verse 17. "Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you." So, yung mga tinalaga din ng Panginoon upang mag-rule sa atin ay kailangan din natin silang sundin. Kasi ayan sinasabi ng Panginoon eh, 'di ba? Kung sinusunod natin yung mga leaders na inappoint sa atin ng Panginoon, then sinusunod natin ang Panginoon kasi ayan yung sinasabi ng Panginoon sa salita niya sa Hebrews 13:17, "Obey them that have the rule over you. Submit yourselves." Ayan. Kailangan natin silang sundin din yung mga leaders, our pastors, 'di ba? Ang mga leaders sa prayer department dito sa church. We ought to obey them. Kasi sinasabi ng Panginoon, kung fina-follow natin sila, then we follow also the Lord. Kasi ayan yung sinasabi ng Panginoon. At hindi lamang yan dito sa church, sa trabaho, yung mga bosses nyo, mga teachers, di ba? Kung isa kang student, di ba? Yung government, di ba?
bilang pagmamahal natin sa Panginoon, sundin natin sila kasi ayan yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Binilagay dyan ng Panginoon for, hindi, nilagay dyan ng Panginoon for a purpose sila. Ayan, sabi dito, for they watch your souls. Ayan, accountability yan nila kung mali man yung pinag-uutos nila sa'yo. So, kailangan natin silang sundin. Kailangan tayo sumunod sa mga batas, di ba, lalo ngayong pandemic, kailangan natin sumunod. Kapag sumunod tayo sa government or sa mga rulers na nag-rule sa atin, ay fulfill din natin yung sinasabi ng Panginoon. Dahil siya mismo ang nag-utos sa atin na susundin natin yung mga inappoint ng Panginoon. Ayan. So, next slide po. So, ayun po, introduction pa lang po yun about obedience. So, ito po yung ating main lesson po natin this afternoon. Ayan. Demonstrating our love and faithfulness to God by obeying His commandments. Ayan. Is maipapakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung katapatan natin sa Panginoon sa ating pagiging masunurin by keeping His commandments, by doing His instructions, di ba? Isa sa paraan yan na maidedemonstrate natin yung pag-ibig natin sa Panginoon, yung katapatan natin sa Panginoon. If we follow all His instructions, if we follow His commandments, di ba? Kung hindi tayo sumusunod sa Panginoon, masasabi bang tapat tayo kung hindi tayo sumusunod sa sinasabi ng Panginoon sa Bible, sa kanyang mga instruction, masasabi po, di ba po, hindi. So, isa sa maipapakita natin yung katapatan at pag-ibig natin sa Panginoon kung we obey the commandments of the Lord. Kaya po ito po yung pag-uusama natin. Kailangan nating i-demonstrate yung pag-ibig natin at ang katapatan natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. May action po ang obedience. May action po. Ayan. So, pag-uusapan po natin dito si Noah. Kung paano ba si Noah naging matapat or paano siya sumunod sa mga instruction ng Panginoon. Napakaganda po yung pinakita ng example ni Noah dito sa Book of Genesis. Lala, alam na alam natin yung Noah's Ark. Kung paano binigyan ng instruction si Noah ng Panginoon to build the ark. Ayan. At hindi lamang po ark ang pinagawa sa kanya ng Panginoon. Marami pa. Kagaya po ng mga hayop, lahat ng mga hayop, male and female, tigda dalawang pares, kailangan ipasok lahat doon sa ark. Ayan. At lahat yun ay ginawa ni Noah. So titingnan natin kung paano yung pinakitang obedience ni Noah sa Panginoon. So, let's go po sa ating first point na po. We can demonstrate our love and faithfulness to God by obeying His commandments. Ayan. Tingnan po natin sa first point na po tayo. First point po, obey right away. Dito po sa chapter 6 ng Genesis, sabi po dito, sa verse 12 po, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh, and corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. Ayan. So sinabi po dito nung kinausap po ng Panginoon, 'di ba? Sabi dito sa chapter 6 at specifically sa chapter 7, ayan, i-destroy ng Panginoon yung mundo dahil sa mga kasalanan na ng mga tao, for all the wickedness na yung ginagawa ng mga tao. But sa verse 8 po, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Verse 9 ng chapter 6, these are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Ayan, nasumpungan. Noah found grace in the eyes of the Lord kasi isa siyang righteous man.
Ayan. At sumusunod siya sa Panginoon. After nun, kinausap siya ng Panginoon. Kasi gugunawin niya ng Panginoon through flood ang earth, di ba? Ang mundo dahil sa puro wickedness, puro kasalanan nalang yung ginawa ng mga tao. Ayan. Nung kinausap ng Panginoon si Noah na gumawa ka ng ark, ayan sa verse 14 po, hanggang 14, 15, ayan, and 16, agad-agad kumilos si Noah. Wala siyang kahit anong question man lang, di ba? Sabi po sa first point natin, obey right away. Kapag may pinapagawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo na agad, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ayan. Kagaya po sa sinasabi ng first point natin, obey right away. According po sa Psalm 111 verse 60, buksan po natin ating mga Bibles. Sa Psalm 100, sa Psalm 119, verse 60 po, ang sinasabi po dito sa Psalm 119, verse 60, I made haste and delayed not to keep thy commandments. So kapag may pinapagawa sa iyo ang Panginoon, kapag kinausap ka na ng Panginoon, and the instruction given by God is really clear to you, di ba, sa bawat isa sa atin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, go! Ayan, obey. Obey mo na kagad yung sinasabi ng Panginoon o i-fulfill mo na yung ipinapagawa sa iyo ng Panginoon kagaya sa verse 16 ng 119. I made haste and delayed not. Huwag ka nang magmamaya. Ay, mamaya na Lord kasi may ginagawa ako. Mamaya na Lord kasi busy pa ako. No, tigilan yung ginagawa nyo. Follow the Lord, di ba? Sabi nga sa principle natin, sa principle ng pagiging obedience, obey the Lord and He will bless you. So, di ba? Kapag may sinabi sa iyong Panginoon, gawin mo na agad. Huwag ka nang magmamamaya ka pa ng mamaya until hindi mo na magagawa. Pero si Noah, when he never questioned the Lord. Diba? Ikaw ba naman papagawin ka ng malaking ark? Sobrang laki. Sa may specific pa siyang taas, lawak, minention yun sa chapter 6 verses 14 to 15. Ayan, kung gaano kataas yung gagawin nila ni Noah na ark, gaano kalawak, gaano kahaba. So imagine natin, sobrang laki yun, diba? He never questioned the Lord. Talagang sumunod siya kaagad, right away. Diba? Hindi siya, Lord, mamaya na, sana kukuha ng mga kahoy, 'di ba? Out of the gopher wood, 'di ba? Sa gopher wood yung ginamit yung sa paggawa ng ark. The Lord provided. So yun po, kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, follow kagad tayo. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ayan, kapag magpapamamaya ka pa, it means already a disobedience. Kapag mamaya ka pa, just like Jonah did, 'di ba si Jonah? Pinapapunta siya ng Panginoon sa Ninive. But ayun nga po, obedience is always a choice. Ayan, it's up to us kung susunod tayo o hindi. 'Di ba? Kaya hindi tayo kagad nakakasunod sa Panginoon dahil yung sarili natin yung sinusunod natin. Ayan, ang choice natin, 'wag sumunod. 'Di ba? Kagaya yung ginawa ni Jonah, diba? Dapat pupunta siya ng Ninive pero sumakay siya ng barko papuntang Tarshish. Ayan. At ano pong nangyari? Tandaan po natin kanina sa sinabi natin sa principles. Kapag umobey ka, may blessing. Pag hindi ka, kapag nag-disobey ka, may curse or punishment. So, nakita natin yan sa pag-disobey ni Jonah, na dapat papunta siya ng Ninive, pero pumunta siya ng Tarshish. Diba, nakasakay siya sa barko, may kasama siya doon, at nagkaroon ng bagyo. Diba, walang bagyo sana doon kung sumunod si Noah papuntang Ninive. But because of disobedience sa Panginoon, sa kanyang hindi pagsunod sa Panginoon, hindi lamang siya ang napunish ng Panginoon, maging yung mga tao sa paligid niya. Diba? Siya natutulog, yung iba nagpe-pray na sa kanilang sariling gods or tinatapon nila yung mga gamit sa iba
tinatapon nila yung ibang gamit sa bangka para gumaan. Pero walang nangyari kasi nga ang Panginoon na may gawa nun sa disobedience ni Jonah. At tandaan din po natin sa pagiging disobedience po natin, disobedient, hindi lang po tayo ang napapunish or nakikursed. Even those people around us, just like Jonah, di ba? Nadamay. So, be careful po tayo kapag hindi po tayo sumusunod sa Panginoon. Kung sarili mo yung sinusunod mo, hindi lamang po kayo maapektuhan. Tayo pong lahat as a church. Ayan. So, kaya nga, God requires us to be obedient, di ba? Sa Panginoon. At may papakita din natin yung pagmamahal natin sa Panginoon at ang katapatan natin sa Panginoon by obeying Him, lahat ng sinasabi ng Panginoon. But go back to Noah. Si Noah, wala siyang question. Lord, mamaya na. Lord, hindi ko po kaya. Malaking-malaki yung ark na yan. Lord, anong gagawin ko? Saan ako kukuha? Sino yung katulong ko sa paggawa ng ark? Diba? Walang sinabi. Walang sinabi si Noah kahit ano. He obey God ng agad-agad. Diba? Kagaya sa sinasabi natin sa kagaya sa sinabi sa Psalms verse 60, 'di ba? Sabi dito, I made haste and delayed not. Ayan, wag mo nang i-delay. Ayan, sumunod ka kagad sa Panginoon kung meron siyang may pinapagawa sa iyo. Follow him agad-agad, 'di ba? So, dapat po tayo ay, kagaya po ni Noah, ay kailangan mag-follow tayo agad-agad. And the Lord will bless us. Ayan, malalaman po natin mamaya, talagang binless ng Panginoon si Noah. At ano pa po sabi po doon sa verse po natin? Ayan, doers of God's instruction, not hearers only. Yan, basahin natin sa James 1 verse 22. Buklatin po natin ang ating mga Bibles. Sa James 1 verse 22, ano pong sinasabi? But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Just like Noah. Ayan. Hindi lang binigyan na siya ng instruction ng Panginoon, sinunod niya agad-agad ang Panginoon with no haste, with no delay. Pinatunayan niya lang dito yung James 1 verse 22. But be ye doers of the word. Diba? Hindi lang tayo dapat, hindi lang natin napapakinggan yung sinasabi ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon. Eto na yung instruction ng Panginoon, no? Yung sa Bible. Magbibingi-bingihan na lang ba tayo? Diba? But si Noah, sumunod siya sa Panginoon. Ginawa niya kung ano mismo yung pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Diba? But be ye doers of the word and not hearers only. Diba? Kung pinapakinggan mo lang, hindi mo ginagawa yung pinag-uutos sa'yo ng Panginoon, yung mga salita ng Panginoon, then you're just deceiving yourselves. You're just fooling yourselves. Diba? Niloloko mo lang yung sarili mo. Ayan. Isa din nagpapatunay na talagang naunawaan natin ang salita ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon na ibinigay niya sa atin kung ginagawa natin yung kanyang pinag-uutos sa atin. Fino-fulfill natin yung appointment ng Panginoon sa atin, just like Noah did. Agad-agad siyang sumunod sa Panginoon, walang questions kahit ano, sumunod siya sa Panginoon kasi nagtitiwala rin siya sa Panginoon. Nagtiwala din si Noah sa Panginoon. Ayan. Hindi siya susunod sa Panginoon kung hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Ayan. So, kailangan po tayo ay maging doers din ng salita ng Panginoon. I-demonstrate natin, gawin natin yung pinag-uutos ng Panginoon. Sabi natin, Panginoon natin ang Panginoon. So, dapat sundin natin kung ano yung pinapagawa niya. Dapat nag-share tayo ng gospel sa family natin, sa mga kaibigan natin, 'di ba? Dapat ipamuhay natin yung salita ng Panginoon, 'di ba? Huwag lang yung napapakinggan lang natin. We're just fooling around ourselves, 'di ba? So dapat gawin din natin yung pinag-uutos ng Panginoon. Already made na yung salita ng Panginoon. Nandito na lahat. Okay na lahat ng instruction ng Panginoon. All we have to do is to follow. All we have to do is to do. Gawin na lang natin.
Ayan. And it's your choice again to obey or disobey. At tandaan po natin, ang pag-obey ay may blessing, ang pag-disobey ay may cursing. Sinabi po yan ng Panginoon sa Deuteronomy. So ayun po, kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, obey right away like Noah did. At gawin natin ang yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi lang yung pinapakinggan natin. And then, napakinggan mo na yung instruction, meron ka ng instruction, uupo ka na lang sa tabi. Wala kang gagawin. It's already disobedient. Yan. Nag-disobey ka na agad. Diba? So, kapag napakinggan natin, nandito na yung instruction ng Panginoon sa Bible, gawin po natin. I-fulfill natin yung inappoint sa atin ng Panginoon. Next slide po. Point number two po tayo. Point number two, hindi lang obey right away. And then, dapat obey constantly. Ayan. Dapat sumusunod din tayo sa Panginoon ng constant. Ayan. Ano sa Tagalog yung constant? Tuloy-tuloy. Ayan. Or basta constant. Ayan. Hindi ko ma-explain sa Tagalog. Ayan. Obey natin ang Panginoon ng constantly. Ayan. Dapat hindi tayo nag-disobey. Dapat obey lang tayo ng obey sa Panginoon. Ayan. Tanda natin yung mga instructions ng Panginoon ay ibinibigay niya sa atin not to harm us but to bless us. Ayan. Sabi po dito, walk with God in every moment. Ayan. Buksan po natin sa Genesis 6 verse 9. Genesis 6 verse 9. And these are the generations of Noah, was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Ayan. Noah walked with God. Lumalakad si Noah sa Panginoon. Kaya, well-favored siya sa Panginoon. Ayan. Favored siya ay but rather, Noah found grace in the eyes of the Lord kasi lumalakad siya and he is a righteous man. Ayan. So dapat ganun din po tayo. Every moment ay lumalakad tayo with God. Paano tayo lalakad sa Panginoon? Dapat sinusunod natin o ginagawa natin yung mga instructions sa atin ng Panginoon. Diba? And then sabi po doon, ayan, dapat constantly we obey the Lord. Ayan. At bakit constantly din? But because si Noah, ayan, hindi lang yung ark yung pinapagawa sa kanya ng ang Panginoon. Ang sabi pa dito sa chapter 6 verse 17, ay but sa verse 19 pala, and of every living thing of all flesh, two of every sort shall thou bring into the ark to keep them alive with thee. They shall be male and female, of fowls after their kind, of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort that shall come unto thee to keep them alive. Hindi lang yung ark yung pinapagawa, yung instruction sa kanya ng Panginoon, bagkos lilipunin. Noah will gather also yung mga animals, lahat ng uri. Diba? Two of every kind, male and female. So imaginein mo, lahat yun ng mga hayop, lahat ng mga animals, igagather mo at ipapasok dun sa ark. Diba? Yung pag-build pa lang ng ark, napakahirap na. But si Noah ay nag-obey sa Panginoon. But ito pa may instruction pang Panginoon, hindi lang yung ark. Yung mga animals pa, nas bawat kind, uri ng hayop. Ayan, dapat i-gather ni Noah by twos, male and female. Ayan, even yung mga fowls, sinabi din sa verses, Genesis chapter 6, verses 17 to 19, to 20. Ayan, and then sabi din sa 21, and take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it into thee, and shall be for food for thee and for them. Hindi lang yung mga hayop, hindi lang yung ark, hindi lang yung mga hayop, bagkus pati yung mga pagkain, igagather din. Magdadala din si
Noah, papuntang ark para may makakain sila kapag nag-ulan na at nag-flood na. Diba? Si Noah ba nag-obey lang doon sa paggawa ng ark? Lahat ng instruction ng Panginoon ay in-obey mismo ni Noah. Lahat. Ayan. Even doon sa pag-gather ng mga hayop. Sa pag-gather ng mga pagkain. Ayan. Lahat yun ay sinunod ni Noah constantly. Wala siyang niliban. Wala siyang dinisobey. So dapat ganun din po tayo like Noah. Kailangan nating sumunod ng constantly sa Panginoon. If we fail sa pag-obey sa Panginoon, then disobedient na tayo. Then we fail to be faithful sa Panginoon. Kasi kapag nag-disobey tayo, nagkakasala tayo sa Panginoon. Hindi na tayo nagiging tapat sa Panginoon. So, dapat maging constant tayo sa pag-obey sa Panginoon, just like Noah did. Sabi po dun sa verse 22, "Thus did Noah according to all that God commanded him. So did he. So lahat ng mga inutos ng Panginoon, lahat ng mga instruction na ibinigay ng Panginoon kay Noah, lahat yun ay ginawa ni Noah. Sa verse 22, "Thus did Noah." Ayan, past tense ng do ay did. Ibig sabihin, ginawa ni Noah. Ayan, according to all that God commanded him, so did he. So yun po, constant din siya nag-obey sa Panginoon. So dapat ganun din po tayo. Hindi lang isang instruction ang binigay sa atin ng Panginoon. Napakaraming instructions, di ba? Para din po yun sa atin. Ayan. But dapat sa mga instructions na ibinigay sa atin ng Panginoon, dapat hindi tayo nag-fail to obey the Lord. Diba? Dapat naging obedient palagi tayo. Diba? Mahirap, no? Pero sabi nga ng Panginoon, sa kanyang salita, yung kanyang mga commandments ay hindi burdensome. Bakit lang naging burdensome? Kasi tayo mismo, ang sarili mismo natin, hinahayaan natin na huwag kumilos ang Panginoon sa atin. Pinapairal natin yung ating sinful nature. Ayan. Kaya tayo nahihirapan sa pagsunod. Ayan. So, yun. Next point po. Hindi lamang unang point, obey right away. Pangalawa, obey constantly. Sunod, obey exactly. Genesis 7 verse 5 po. Buksan po natin. O, chapter 7 na po tayo ng Genesis. Sabi po dito sa Genesis 5 verse 7 verse 5, "And Noah did according unto all that the Lord commanded him." Parang inulit lang yung sinabi ng verse sa chapter 6 verse 22. "And Noah did according unto all the Lord commanded him." Ginawa mismo lahat ni Noah ang lahat ng instruction ng Panginoon. Sabi dito sa verse chapter 7 ng Genesis, verse 5, "And Noah did according." Diba? Ano ibig sabihin ng according? Kung ano mismo yung ginawa, kung ano mismo ang pinag-utos ng Panginoon kay Noah, yun mismo yung ginawa ni Noah. Kaya yun yung point natin number 3. Obey exactly what the Lord commands. Diba? Sa kanta, "Obedience is the very best way to show that you believe." Doing exactly what the Lord's command. Ayan. So, di ba, yung sa paggawa ng ark, may specific na height. Makikita natin yun, yung specific na height sa Genesis chapter 6 verses 15 to 16. May specific na length, may specific na taas, haba, at lawak. Ayan. At ginawa mismo yun ni Noah. He did exactly what the Lord's command. Sinunod niya mismo kung ano yung pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. At ang mga hayop, baitos. Diba? Hindi niya dinisobey kung ano mismo yung sinabi ng Panginoon. Yun yung sinabi ng Panginoon. Doing exactly what the Lord's command. Ba't tayo minsan, o may madalas, hindi natin sinusunod ang Panginoon exactly. Diba? Kagaya ni King Saul. Diba? Napatayin lahat ng Moabites ba o Amorites, basta may inutos sa kanyang Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, wala kang titira
sa mga kalaban. Pero tinira niya yung hari, yung leader mismo ng kalaban nila. He disobeyed na yung Panginoon kasi sabi ng Panginoon, walang ititira. At ganun din sa mga hayop. Walang ititira din o walang iuuwi papunta sa Israel. But then, si Saul ay lahat ng mga malulusog ng mga sheep o ng mga tupa ay inuwi niya para daw sa i-offer niya sa Panginoon. Maganda yung motive ni Saul, but he disobeyed the Lord. Hindi niya ginawa exactly kung anong pinag-uutos ng Panginoon sa kanya. But si Noah, he did exactly what the Lord's command. And sinabi yan mismo sa Genesis 5 verse 7. 7 verse 5. Diba? And Noah did according unto all that the Lord commanded him. Sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon, lahat yon mismo ay exactly na sinunod o ginawa ni Noah. So dapat ganun din po tayo. Pinapagawa ka, may pinapagawa sa atin ng Panginoon. Diba? May task na ibinigay sa iyo ang Panginoon. Gawin mo kung ano mismo yung pinag-uutos sa iyo ng Panginoon. Huwag ka na puro alibay. Diba? Kasi tayo puro alibay. Say, Lord, hindi ko kaya. Parang si Moses lang. Diba? Lord, hindi ko kaya magsalita. Si Aaron na lang kasi magaling siya magsalita. Diba? Puro alibay tayo. Kaya hindi natin nasusunod ang Panginoon. Nadi-disobey natin ang Panginoon. Kasi puro alibays tayo kasi hindi natin kaya. No, kaya natin. Ayan, nandito yung salita ng Panginoon. The grace of God is sufficient. At ang sabi ng Panginoon sa 1 John 5 verse 3, ano po sabi sa 1 John 5 verse 3, napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. 1 John 5 verse 3, ang sabi po dito, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Ang ibig sabihin doon na, and His commandments are not grievous, di ba? Ibig sabihin doon not grievous, hindi mahirap gawin, hindi mabigat gawin yung mga commandments ng Panginoon. Hindi mahirap sundin. Ano yung sabi una? For this is the love of God. Kung meron kang pag-ibig ng Panginoon, at ang pag-ibig din yung pinag-iiral mo sa pagsunod sa Panginoon, then, hindi mabigat yung pinag-uutos sa atin ng Panginoon by doing exactly what the Lord's command. Ayan. Kaya tayo nabibigatan, Lord, napakahirap. Ayoko nang gumawa sa ministry, napakahirap, Lord, di ko kaya. Diba? Nawawalan, nadi-discourage tayo. Kaya hindi natin na-fulfill kung ano yung in-appoint sa atin ng Panginoon. Dinidisobey natin ng Panginoon. Nagkakasala tayo sa Panginoon. Ayan. But sabi ng Panginoon, no? And His commandments are not grievous. Hindi mahirap. Hindi pabigat. Diba? Kung sumunod tayo ng buong puso sa Panginoon, kung sumusunod tayo sa Panginoon or susundin natin siya ng buong puso, napakadali. Napakagaan ng pinag-uutos sa atin ng Panginoon. All His instructions, napakadali. If we follow Him faithfully and with all the love. Di ba? Kaya ganyan tayo madalas, hindi natin nagagawa, puro alibays tayo, hindi natin nagagawa exactly kung ano yung pinapagawa sa atin. Kahit ang pinag-uutos tayo, di ba, sa mga magulang, ayan, anak, magbili ka ng toyo, ayan, pagbalik, suka yung binalik mo, disobedient pa rin yun. Kasi hindi mo mismo sinunod kung ano yung eksaktong pinapagawa sa'yo or inutos sa'yo. Disobedient pa rin yun. Kaya ang pagiging obedient din, doing exactly what the Lord's command, like Noah did. Okay po? Next point po doon. Ano po sinasabi? Ayan, last point na po tayo. Una, obey right away. Pangalawa, obey constantly. Pangatlo, obey exactly. And then pang-apat, obey wholeheartedly. Ano po yung sinasabi? Doing God's command happily. Ayan, hindi ka lang sumusunod sa Panginoon. Hindi ka lang, hindi mo lang, hindi ka lang
lahat ginagawa mo exactly sa Panginoon, dapat ginagawa mo rin yun ng buong puso. Dapat ginagawa mo rin yun ng may kasiyahan. Disobedient pa rin ang matatawag kapag ginagawa mo pero puro reklamo ka, puro daing ka. Ano ba naman to? Nagdadabog, di ba? Pag inutusan tayo ng mga magulang natin, mga anak. Palagi tayong, bakit ako? Reklamo tayo ng reklamo, di ba? Ibig sabihin, disobedient pa rin yun ang pagreklamo. Dapat ang pagsunod din sa Panginoon ay ginagawa natin ng buong puso. At ayan, napi-please ang Panginoon doon. Si Noah, lahat yun ginawa niya. Ang pag-build ng ark, napakalaking ark, pag-gather ng mga hayop, lahat ng mga hayop by twos, pag-gather ng mga kakainin nila, na sako-sako yun, siyempre mabigat yun, di ba? Buong puso niya na ginawa. Walang sinabi dito na si never nag-complain si Noah. Never nag-alibay si Noah. Never nagreklamo, Lord, ano ba naman to? Ang hirap-hirap ng pinapagawa mo. Wala, ginawa lahat ni Noah ng buong puso. Kasi nagtitiwala siya sa Panginoon. Nagtiwala sa Panginoon si Noah. At alam niya na pagpapalain siya ng Panginoon. So dapat i-obey natin ng buong puso ang Panginoon sa pagsunod. Sabi po sa Philippians 2 verse 14, buksan po natin sa Philippians 2 verse 14. Sabi po sa Philippians 2 verse 14, do all things without murmurings and disputings. Diba? Dapat hindi ka na bulong ng bulong, wala kang reklamo, diba? Kagaya ni Noah, buong puso niya na sinunod ang Panginoon. Never siyang nag-complain, never siyang nagreklamo sa Panginoon. So, dapat ganun din tayo, just like Noah. Buong puso nating sundin ang Panginoon. Kapag may pinapagawa sa iyo ang Panginoon or may pinapagawa sa iyo ang leader mo, 'di ba? Sa kasabi natin kanina, obey din natin yung mga inappoint ng Panginoon sa atin, those who ruled over us. Kasi nilagay din sila ng Panginoon para din sa atin. And we ought to obey them also, 'di ba? Kung ino-obey natin yung mga tao, yung mga inappoint ng Panginoon sa atin, then ino-obey din natin ang Panginoon. So kapag may pinag-iutos yung leader mo, huwag kang magreklamo. Gawin mo ng buong puso para sa Panginoon. And the Lord will bless you. Di ba? Eh tayo hindi eh. Bakit ako na naman minsan ganun, di ba? Si ano na lang, puro na lagi ako eh. Huwag mo na lang gawin kung puro reklamo ka. Huwag mo na lang gawin kung puro bad things yung sinasabi mo. Huwag ka na lang sumunod. Huwag mo na lang gawin. Di ba? But the Lord requires us to obey Him wholeheartedly, ng buong puso. Di ba, mas magaan gagawin mo yung isang bagay, yung pinag-utos sa'yo, kung buong masaya ka, napapagaan. Kung nagwawalis ka, nakasmile, napakagaan. At makikita pa yun yung mga tao sa paligid mo. Nagsusong lead ka, nagtuturo ka ng mga bata, leader ka, nagkwakwar ka, di ba, preacher ka. Lahat ng pinapagawa sa'yo, na in-appoint ng Panginoon, we also i-obey natin sila. Diba? Kasi ayan yung sinasabi ng Panginoon. And obey them with all your heart ng masaya. Huwag puro kang daing ng daing. Huwag ka nalang mag-obey kung puro reklamo ka. Si Noah, never siyang nagreklamo. At dapat ganun din tayo. Pero napakahirap, diba, na huwag magreklamo bilang isang tao. Diba, napapagod tayo. But ayun nga eh, kasi half-hearted tayo nagsiserve sa Panginoon. Kaya tayo nagreklamo, kaya tayo nadi-discourage. Diba? Diba doon din sa story, sa pag-build ng ark, maraming tao doon na nakapalibot kay Noah, na sa bundok nila ginawa yung ark, tapos wala pang ulan noon. Tiyatawanan si Noah. At si Noah naman, ginagawa niya yung part niya. Sinasabi niya sa mga tao na mag-repent kayo, diba, sa inyong mga kasalanan. Ang Panginoon ay magpapadala ng great flood. Pero, pinagtatawanan lamang siya. At ganun din po tayo madalas kapag sumusunod tayo sa Panginoon, katawa-tawa tayo sa iba. But take heart, the Lord will bless you. The Lord is on our side. So, follow Him with all your heart and the Lord will bless you. Diba? Ganun lang yun. Napakadali lang yung prinsipyo ng obedience. Obey and the Lord will bless you.
disobey and the Lord will curse you. Yun. So we ought to obey the Lord our God with all our heart. At ang sinasabi pa po dun sa John 14 verse 15, ayan, matatapos na po tayo. Ano po yung sinasabi sa John 14 verse 15? Basahin po natin. Buklatin po natin ating mga Bible sa John 14 verse 15. Sabi po dito sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Ayan. It also proves, ayan, napapatunayan natin na mahal talaga natin ang Panginoon, siya talaga yung Panginoon natin at tagapagligtas, if we follow Him wholeheartedly, if we follow all His instructions, kung nag-o-obey tayo at kung sumusunod tayo sa Panginoon ng buong puso. At kung ginagawa natin ang lahat sa ministry natin ng buong puso, di ba, napakagaan at nakaka-encourage yun sa iba na masaya mo, finufulfill yung appointment sa'yo ng Panginoon. Masaya kang naglilingkod sa Panginoon. At tandaan po natin, hindi tayo naglilingkod sa mga tao. Kaya ka din minsan nalulungkot o nade-disappoint ka, nade-discourage ka kasi nakatingin ka sa mga tao sa paligid mo. Gusto natin na i-upload ka nila, ma-praise ka nila at makita yung gawain mo. Pero kapag hindi na nakita, yun, discourage ka na. But then ayun, hindi yun sinasabi ng Panginoon sa atin. We ought to obey God rather than men. Naglilingkod tayo o sumusunod tayo para sa Panginoon. Kaya ka, nagiging masaya kasi alam mo yung Panginoon ang pinaglilingkuran mo. Napakahirap man, madami kang schedules, pero nagawa mo pa rin yung gawain mo sa Panginoon ng buong puso, the Lord will bless you at alam yan ng Panginoon. At ganun, ipakita lang natin sana ganun po tayong lahat. Masaya tayong naglilingkod sa Panginoon. Masaya tayong sumusunod sa Panginoon. Masaya nating ginagawa ang inappoint sa atin ng Panginoon. Masaya nating finufulfill kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Diba? And also encouragement sa iba na nanghihina. So, ayun, gawin natin ng buong puso, just like Noah did. Diba? Wholeheartedly. Gawin natin ng walang mahirap man, diba, sa pandemya ngayon. Yung pag-recording, mahirap. Ang pag-record sa choir, ang pagturo, mahirap. Mahirap yung connection. Diba? Mahirap. Pero kung, if you follow God with all your heart, napakadali yan, gagaan yan, at the Lord will bless you. Pagagaanin yan ng Panginoon ang mga bagay-bagay na mahirap sa'yo. At ang sabi niya kanina sa 1 John 5 verse 3, the commandments of the Lord are not grievous, hindi mahirap, hindi mabigat. Tayo lang ang nagpapahirap, ang sarili natin. Dahil ang sarili mo mismo ang hindi sumusunod, yung kaaway natin. Hinahayaan natin yung sarili pa rin natin. Hindi natin sinusunod o pinapakinggan ang Panginoon. So, in conclusion po, tapos na po tayo. Pabalik po sa slide po natin. In conclusion po, Noah's obedience to God resulted in his safety from the flood together with his family. What a blessing. Luke 11:28, blessed are they that hear the word of God and keep it. Kagaya po, diba, sa unang-una nating sinabi sa principle ng obedience, sumunod ka and obey and the Lord will bless you. At ito yung nakamtan ni Noah sa pagiging obedient niya sa Panginoon, sa paggawa ng ark, sa paggather ng mga hayop, lahat ng mga hayop by twos, male and female, sa paggather ng mga pagkain at even sa pagdala ng kanyang family sa loob ng ark. Wala siyang dinisobey. Ginawa niya ng right away. Ginawa ni Noah ng buong puso. Ginawa niya constantly. Ginawa niya exactly. Ginawa niya wholeheartedly. And the Lord bless him. The Lord spared them from the flood. At dahil sa obedience ni Noah, hindi lamang siya ang pinagpala, hindi lamang siya ang naligtas doon sa flood, but together with his family. So ganun po tayo kapag sumusunod sa Panginoon at nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kapag naging obedient tayo sa Panginoon, all the people around us will be blessed also by the Lord.
kung lahat tayo sumusunod, lahat ng mga members ng church sa Panginoon, sa lahat ng instruction niya at ipamumuhay natin, lahat tayo ay pinagpapala ng Panginoon, hindi lang yung sumusunod. Lahat tayo mga tao sa paligid natin, even our families. Diba? So, maging tapat tayo sa Panginoon sa pagsunod sa Kanya. Diba? Blessed are they that hear the word of God and keep it. So, we already have the instruction of the Lord. And it is our choice to follow or to obey or not. But sabi ng Panginoon, obey and you will be blessed. Disobey and you will be cursed. Ayan, it's your choice to follow the Lord or not. But in-encourage tayo ng salita ng Panginoon to follow Him wholeheartedly. To obey Him constantly. To obey Him right away. To obey Him exactly what the Lord's command. Like Noah, let's obey God faithfully. It is one way of showing our love and faithfulness to the Lord for the great things He has done to us, especially of loving and forgiving us. At isa din po sa papasalamat natin or may papakita natin ng pasalamat natin sa Panginoon sa kabutihan niya for forgiving us and for saving us by keeping all His commandments, by doing all His commandments. Isa po yan na pinapakita natin na mahal natin ang Panginoon. At ipinapakita natin ang katapatan natin sa Panginoon kung sinusunod natin lahat ng Kanyang pinag-uutos. And then last, we can fulfill what God has appointed to us if we faithfully obey Him rather than men. Obey God rather than men. Mag-obey tayo sa Panginoon rather dun sa mga tao sa paligid natin. But sa mga sinabi din ng Panginoon na i-obey natin yung in-appoint sa atin ng Panginoon. Ang mga leaders na in-appoint sa atin ng Panginoon. Dahil kalooban din ng Panginoon na i-obey natin sila kung sino yung itinalaga sa atin ng Panginoon na mamuno. At kung ini-obey natin yung mga taong yon, then we obey the Lord also. Ayan. So yun po, maging obedient po tayo sa Panginoon and the Lord will bless us. Sabi ng salita ng Panginoon, the commandments of the Lord are not grievous. Sarili lang natin ang nagpapahirap. So, ibigay mo yung puso mo sa Panginoon. I-surrender mo yung puso mo sa Panginoon. And obey Him with all your heart. Diba? So, let's pray po. Tapos na po tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito na pinagkalubyos sa amin. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at biyaya na patuloy po kaming may lakas at may buhay, Panginoon, at patuloy na naglilingkod, Panginoon, sa inyo. Help us, O Lord, to obey You with all our heart. Just like Noah did, Panginoon, to obey You right away sa mga instruction na pinagkaloob niyo po. To obey You constantly, to obey You exactly, and to obey You wholeheartedly. Alam po namin magaan ang pagsunod sa inyo if we are fully committed, if we are fully love You, Lord, and we fully, faithfully, na sinusunod po namin kayo. Kayo po magpala po sa aming lahat, magpalain niyo po ang aming situation na patuloy po kami nagtitiwala Panginoon sa inyo, that You hold everything in Your hands. And sa inyong pong oras at panahon ay maging maayos po ang lahat. Pagpalain niyo po yung mga kapatid po namin may sakit, ang mga may pinagdadaanan, Panginoon. Yung mga kapatid po namin na mga nanghihinaan, na mga kapatid po namin nagdadalawang isip to follow You para ma-fulfill yung appointment mo, Panginoon, sa kanila. Speak to us, O Lord and Holy Spirit, na mag-respond, Panginoon, sa inyong panawagan sa amin and to obey You faithfully. And if we obey You faithfully, O Lord, You will bless us. Pagpalain niyo po kami, all the glory belongs to You. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy Lord's Worship Sunday. Tayo po'y manalangin sa pagbibigay po ng ating tithes and offering. Let us pray. Dakila naming Diyos at mapagpalang Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ngayong oras na ito ay kinikilala po namin ang iyong kabutihan. Ngayong oras na ito ay kinikilala po namin ang iyong katapatan at mga biyaya sa bawat isa po sa amin sa nakalipas na linggo. Tunay o Diyos na Ikaw ay tapat sa bawat isa. At lagi kang nandiyan upang ipagkaloob ang mga pangangailangan po namin, maging sa material at financial na bahagi na aming mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Ngayong hapon po na ito,
Bahagi po na aming pong papuri, pagsamba at pasalamat ang pagbibigay na aming pong tithes and offering. Pausapin mo po ang bawat isa po sa amin na maibalik po namin, maibigay po namin ang karapat-dapat para po sa iyo. At ang aming pong pagbibigay ngayong hapon, iyo po sanang pagpalain, patuloy na magamit, Panginoon, sa ikalalaganap ng inyong gawain dito po sa lugar na Santa Rosa, sa pamamagitan po ng Freedom Bible Baptist Church. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat, sa iyo po ang pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.